And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali muli mga kapatid sa lahat po namin taga-subaybay sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At hindi lamang po dito, all over the world. No? Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po sa ating programang ito, ang inyong paboritong programa habang kayo'y kumakain, The Baptist Lunch. No? At pag sinabi po natin Baptist Lunch, Bunch of Lunch, totoo naman po, akalain nyo, kayo ngayon ay nananangalian ng physical and at the same time, nananangalian kayo ng spiritual. No? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy tayong nag-i-air, no? At tumutulong sa pagbuklod ng pamilya. At para mabuklod ang pamilya, kinakailangan buklo rin ang mag-asawa. No? Hanggat hindi naayos po ang mag-asawa, hindi po maayos ang pamilya. Pag walang maayos na pamilya, na mag-asawa, wala hong maayos na mag-asawa, na pamilya. Kaya dapat po maayos po yung mag-asawa para maayos yung pamilya. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Meron po tayong programa na tumutulong sa pagbuklod ng magandang pagsasama ng mag-asawa. No? At ako'y naniniwala na nakatulong ito, lalong-lalo na po sa programa na ito, na every Tuesday, yung pong ating mga tinatalakay dito ay patungkol sa asawang babae. And nakakapakinig po tayo, nagpipresent po ako sa inyo ng ebidensya na possible na mangyari. Kasi alam nyo, maraming mga tao po kasi pag pinag-uusapan ng Biblia, parang bang ano na lang, talk na lang, parang mga sabi-sabi na lang, parang walang katotohanan, parang sinasabi natin, ay noon siguro, ganyan. Pero ngayon parang napakahirap ng mangyari. Pero patutunayan po namin ito sa inyo sa pamamagitan ng pagpipresent namin ng mga taong gumagawa at sumusunod sa sinasabi po ng salita ng Diyos at talagang nagkakabunga naman. Makikita natin yung bunga, makikita natin kung paano nagkakaroon ng resulta, makikita natin mga kapatid kung paano nabubuklod ang pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. At ako po naniniwala na ngayong umaga muli ay makakatanggap na naman kayo ng pagpapala mula po sa mga maririnig po natin ngayon. Okay? Bago po tayo magpatuloy, bibigyan ko muna ng pagkataon ng aking mga kasama rito na sila po'y bumati po sa inyo. At alam nyo naman, yan ang mga ating mga tungkulin sa pasimula. No? At natutuwa naman ako na marami tayo na nakapakinig po rito. At talagang yung iba ay talagang patuloy na nakikinig. No? Kasi sila po'y sabi nga nila, talagang malaki ang naitutulong nito, no, sa pamilya. Lalo na minsan pag may nagme-message po sa akin personal eh. Sabi niya, Pastor, dahilan sa programa na yan, iba, grabe ang nabago sa buhay ko, sa attitude ko toward sa aking asawang lalaki. You know, so huwag niyong isipin na magkakaroon mga kapatid ng malaking changes sa loob ng family sa pamamagitan ng pagbago ng inyong asawa. No, sa pagbago mo muna bilang asawa. Alright? Bago mabago ang iyong asawa, isipin mo muna, may mga bagay na dapat i-improve sa buhay ko bilang isang asawa. So, if there's any changes in our family, it must first start from me. So, dapat po ganun. Alright? So, tandaan niyo po, ang sumisira sa loob ng tahanan ay matindi selfishness. Okay? Kaya, wag ho nating pahintulutan na merong ganyan sa ating tahanan. Alright? Salamat sa Panginoon. Parang wala na akong absent dito. kaya natutuwa ako na lagi po nandito. Kala ko po kanina, kaya hindi na lang muna ako sumulat ng Our Family Time with God and devotional. Kasi, you know, talagang grabe yun eh. Kanina, syempre, may mga kinakausap ako mga tao, you know. Pagkagising ko pa lamang, ilan na yung mga dapat kong sagutin. At merong mga, you know, sa totoo lang, sa oras na ito, marami pa akong hindi nasasagot dyan eh. At pasensya na muna. Yung mga hindi ko nasasagot, talaga nagkakapatong-patong lang ho talaga.
No? Alright, so bigyan ko ng pagkakataon po ang aking mga kasama po rito na bumati po sa inyo. Marnelle. Hello! Mayong udto kaninyong tanan. Good afternoon and it's so nice to be back at TBL. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nanonood sa ating paboritong kasaling ng inyong pananghalian, ang The Baptist Lunch. At babatingin ko na po yung mga nakita ko sa comment section. Si Pastor Rick Belmonte. Si oh, nandiyan si Rick. Yeah. Opo, at si Pastor Michael Dumenden. Oh, and amen. Sabi ni Gerald, special shout out to Hair M8 Salon. Ayan. Ah. Hello. Discount tayo dyan. Yeah, yeah. Lahat. Talaga matindi maggupit yan si ano, eh. Laila. Laila. Opo, hello po sa inyo. At sa mga bago kong kaibigan sa Samal, Davao del Norte, sa Olivia, Olivia Sands Resort. Maayong udto kaninyong tanan and I hope you enjoy the show. Kay Isay, kay Ma'am Rachel. Hello, Ma'am Rachel. Kay Yoli, Elena, Melanie, Jonah, Georgie, kay Ava sa Cebu, and kay Dorina sa Davao. Ayan. Sana huwag kayong umalis dyan dahil maganda yung ating part 2 ng talakayan with our special guest today. Mahaba-haba to. Kasi bibigyan natin siya talaga ng tayo. No? Kasi the other Tuesday, medyo mahaba yung na-discuss ko eh. So ngayon, bibigyan ko naman, siya naman pahabain ko ngayon. Okay? Alright, go ahead, Cynthia. Good afternoon po sa lahat. At nandito rin si Sir Jeder, si Sir Rico Formanes, Sir Michael Dumenden. Talagang itong ating mga missionary na to ay talagang very supportive sa ating programa. Andiyan rin si Marlon. Yeah, wow! Sir Marlon, hello! At sa lahat ng ating Ian, listeners. Si Ian. Ay, opo. Lahat ng listeners natin na North, South, East, West, lalo na siyempre yung ating mga ka-area dyan. West Bank, andito kaming tatlo. Yes, West Bank, hello, West o diba? Oo nga pala, West Bankers opo, nga pala itong mga West to. West Bankers, kaya mga West Bank, kwan kayo. Dapat nakatuto kayong lahat. Pero oo, sila yata yung ayaw makinig eh. Oo. At yung aming mga pamipamilya dyan na nakikinig, mga in-laws, lalo na yung aking sister-in-law na from Hong Kong. Sabi ko, i-pass the link niya to sa kanyang mga kasamahan na naroroon na Pinoy. Ganun rin po. Nasa Hong Kong siya ngayon? Umuwi po ngayon dito, nasa POEA siya, nakikinig. Ang sabi niya, she will try. Inaayos niya po. Aalis na po siya ng 6 itong Thursday. Kaya mahalagang maipas mo to para pagdating mo doon, may kwentuhan, magandang kwentuhan para sa iyong mga kasamahang nanay na nandoon. Ganun rin po yung aking hipag na si Beth Martinez na nasa Winnipeg naman. Lagi yan, consistent siya na nakikinig every Thursday. At sa lahat po na nakikinig ngayon, magandang tanghali po. Talagang may karugtong yung ating kwentuhan ngayon. Kanina po, bago magsimula, ay pambihira, hindi namin alam kung paano ka namin lulubusin yung oras namin sa pagkikwentuhan. Pero ngayon, ipagpapatuloy natin ang magandang kwentuhan. Yeah, ng dito mga na, misis. Dito na kwentuhan. Opo. Ibabahagi ni Sister Lesley ang kanyang pagpapahayag bilang isang ina na ngayon ay sinosolo niya yung kanyang gawain ng ating natay. Okay, magandang tanghali po and keep on tuning in sa The Baptist Lunch. Alright, babatiin ko lamang po kasi si nandito si Sister Gemma Lynn. Magandang tanghali sa iyo, Sister Gemma. And, from Hong Kong yun, sir. Huh? Hong Kong, Gemma Lynn? No, Taiwan. Ay, Taiwan, yeah. Taiwan, oo. All right. And of course, sa mga kapatid na nandito, of course, asahan nyo na nakikita ko kayo rito. And ako'y nagpapasalamat na talagang, alam nyo, nakikita ko sa mga gantong klaseng programa na mga nag-a-appear dito mga kapatid, eh, talagang may interest sila sa pamilya nila. May grabe ang kanilang desire na maayos ang kanilang pamilya. Now, sabihin man natin na single mom kayo or kayo man ay wala na asawa, at least you can be a blessing to Amen. Others. See, yan po ang pinakamaganda ho niyan, mga kapatid. Okay? Alright. Salamat sa Panginoon. Muli po natin nakasama si Sister Lesley Rito, ang butihing asawa po ni Brother Lamsel. Bagamat malayo si Lamsel ngayon, pero alam nyo, dahilan sa mga gadgets natin, sa mga technologies, uh-huh. Eh parang malapit lang talaga eh, no? At alam nyo, ito ang sinasabi ko eh. Alam nyo, hindi, pwedeng hindi mawala yung panalangin ng pamilya eh. Prayer for the family or family time,
family prayer time, you know. Hindi pwedeng hindi mawala 'yun eh. Dahilan diyan eh, nakikita mo siya, nanalangin siya, parang kasama mo lang talaga, no? Diyan natin gamitin yung mga gadgets natin, mga kapatid. Mm-hmm. All right? Okay, salamat sa Panginoon. Lesley, magandang umaga at magandang tanghali pa. No? At maraming salamat na patuloy na ina-avail mo yung time para sa programang ito sapagkat napakarami talaga na be-bless, napakarami na nakapakinig, maraming natututo. Sabi ko nga kanina, may mga nakikita natin, may mga nagsasabing, oh, hindi na yata, nawawala na sila ng pag-asa. Parang, okay, pag pinakitaan mo sila ng Bible, ito ang pag-asa, pero parang napaka-imposible. Ngayon, ikaw ang ebidensya na sinasabi ko na walang imposible sa Diyos. God can change everything. Sabi ko nga noong nakarang linggo, God can change your legacy and God can change your destiny. No? Kaya yun ang mga magandang punto na dapat po natin tatandaan. With God, nothing is impossible. So, magandang tanghali muli, Lesley, at maraming salamat sa pagpapa-unlock mo. At baka may gusto ko munang batiin. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat at isang malaking pribileho po muli na nandito po ako para makasama kayo dito sa The Baptist Lunch Mother's Edition. At magandang tanghali, West Bank family, syempre sa mahal kong asawa na nanonood dyan ngayon. Oh. At nanonood sila? Alam ko, sir. Kasi yeah. Sabi ko sa kanya, manood siya. Tapos mga anak ko po na nanonood dyan sa bahay. At yung mga katrabaho ko dyan sa Viluna, yung best friend ko na nabaptize sa San Carlos. Sinendan ko na rin po. At wow. Yung mga... Sabihin mo, pakita siya rito, ha? Ayan, sige. Mag-comment siya. Mag-comment ka daw, Mary Iris. Just say hi. Oo, say hi, just to Mary let Iris. Us know na you're there. Iyon. At yung mga katrabaho ko sa Viluna na sinendan ko ng leak ay magandang tanghali sa inyong lahat at sana nga nawa ay maging blessing ako sa inyong lahat. All right. Thank you, Lesley. Pakilakasan lang yung microphone niya, ha? Alam nyo, mga patid, katulad nga ng sinasabi ko, napakarami mga tao na parang... yung mga ganito ay parang hoax na lang, you know. Mm-hmm. Parang hindi na totoo, parang iba na ang parang malayo na sa katotohanan. Pero sabi ko nga sa inyo, napakaganda na ito ay maunawaan natin na ito ay totoo at ito ay possible na mangyari. At pangkasalukuyan nangyayari at kaya pang gawin ng Panginoon. Ang Diyos na nagbabago noong araw ay kaya niyang magbago. Amen. Sa araw na ito. Yes. And in fact, sabi ko nga, miracles happens every day. So malay natin, ang susunod na miracle, sa iyo na mangyari. Yes, so, yun lang, maghintay lang tayo, maging patient tayo pagdating sa plano ng Diyos sa buhay natin. You know, God is dealing us every day, dealing our life, you know, yung mga direksyon sa buhay natin. Laging dinideal yan ng Diyos. Araw-araw nakikialam. Hindi sapagkat tahimik ang Diyos, ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos. No? Tandaan nyo, ang Diyos, kahit na po siya tahimik, kahit hindi mo siya maramdaman, may ginagawa po ang Diyos. Kaya huwag natin kakalimutan na laging magtiwala. Ang Diyos, meron talagang gagawin ang Diyos. Whether you believe it or not, may ginagawa po ang Diyos. Okay? All right. Pagpapatuloy po natin yung mga talakayin po natin dito. Alam nyo, nakakalungkot man, no? Kasi gusto ko lamang pong ipahatid sa lahat, no? Ipaabot sa lahat. Yung pong Kristiyanong buhay, mga kapatid, ay hindi po ito nadadala sa yung bang araw-araw na sa yung tagal na pagiging Kristiyano. Yung bang may mga Kristiyano kasi na nagsasabi na sapagkat matagal na silang Kristiyano, akala nila alam na nila ang lahat, kaya parang wala na silang pakialam. Parang ang totoo noon, parang hindi mo na babaguhin ba, you know, parang wala ka nang babaguhin sa buhay. Now, alam nyo, ipapahayag ko yan sa mga susunod na aralin natin at para lamang makita natin yung point na kapag ka ang Kristiyano, no, kapag ka ang buhay na mag-asawa ay medyo maayos, parang nagre-relax na rin tayo na parang wala na tayong dapat gawin. Pag nakikita natin diretso, you know, para bang ako nagda-drive ako maraming beses sa expressway.
Habang nagda-drive ako sa expressway, pakinggan nyo itong sasabihin ko mga kapatid. Habang nagda-drive ako sa expressway, lalo na pag pumasok ako ng T-Plex, dito sa Inlex hindi gaano eh. Pero pag pumasok na ako, simula na sa Isetex, pagka sa Isetex, medyo maganda-ganda na niyan. Pero ang grabe po dyan sa T-Plex. Alright? Pag pumasok ako sa T-Plex, marami ng diretso dyan at kunti na ang sasakyan. Most of the time, naka-auto-cruise ako dyan. Naka-cruise control ako dyan. Ibig sabihin, kumbaga sa aeroplano, autopilot. You see? I-auto ko na yan. Anong speed, ganito, ganyan. So, tiwalang-tiwala ka na. Straight ang kalsada, and then gusto mo na ayahay ka na, hindi na ako umaapak sa silinyador, yung sasakyan ko nagkukusa na mag-control pagka merong, pagka delikado yung, pagka may sinusundan ako, you know. So, mga ganun ba? So, pagka malapit na ako doon sa sinusundan ko, nakatutok na, automatic, nagdadahan-dahan na rin siya. You see? But you know, akala natin totoo yan. Sasabihin nyo, wow, you know? Pero alam nyo ba, yun ang pinakang delikado. Alam nyo kung bakit? Kung kailan ako, kung kailan nakikita ko diretso, nag-cruise control na ako, doon ko naman ngayon, doon ako nakikinig, doon ako nakikinig ng preaching, ng music, you know? And doon na ako makikipag-usap, yun yung chance na, you know, hasabihin ko na, you can call now. Nagtitext na ako niyan. Pwede na kasi, libre lahat eh. Kung pwede nga lang bitawan mo na yung manibela pagkadiretso, minsan may pagkataon na gano'n, nabibitawan ko eh. You see? In fact, noong araw, ang daladala ko pa noon yung road trek, no, niluloko ko pa yung kasabay ko. Niluloko ko yun. Ang ginagawa ko sa kasabay ko, tatapatan ko yan ng dahan-dahan, tapos kasi naka-cruise control ako, then nagtatago ako, inuurong ko yung upuan ko sa malayo. So tapos ang ginagawa ko, sa ilalim, hawak ko lamang yung manibelang gano'n ng konti. Wow. So hindi ako nakikita ngayon ng katapat ko. So nagtataka sila ngayon, nasaan ang manibela? Nasaan ang driver dito? See? So nakakaisip ako ng mga gano'n. Which is, God forgive me, na very dangerous, kapatid. Yes. Pero of course, alam ko naman yung gagawin ko, ano man ang mangyari. So pagka sasadyain ko pa yan minsan, bubuksan ko pa yung bintana para makita ako ng driver. pag nakikita ko, natatawa ako. Kasi pag nakita ko yung driver, talagang lingon siya ng lingon. Nasaan driver nito? You know? So... So lahat ng gusto kong gawin, you know, nakikinig ka, kung ano-ano na lamang mga kapatid. You know, nakikinig si Paul. Si police pa naman 'to eh. So alam mo na ang violation ko, Paul. But you know, pero naglalaro. So nakakaisip ako maglaro while I'm driving, 'di ba? So bawal na bawal 'yun, hindi tama 'yun eh. Pero sa ngalan ng Panginoon eh. Iniingatan tayo. But, you know, it's really, you know, happening. Ginagawa ko yan. So, what I'm saying is, parang ganun yung marriage. Pagka alam nating straight, maayos, walang problema, eh, pinapabayaan na lang natin. Siniswitch natin na parang everything is cruise control or autopilot or, you know, parang relax ka na. Dyan yung time na hindi mo napapansinin yung pagdadrive mo, dyan yung papansinin, hindi mo napapansinin kung may maano ka na. Basta alam mo, straight ka lang eh. Straight ka lang. Parang, yan na yan. Pagka maayos na yung pagsasama ng mag-asawa, yan na yung time, mga kapatid, na nakakalimutan mo na yung tungkulin mo sa asawa mo. Ay. May iba ka nang aasikasuhin eh. Yeah. May iba ka nang papansinin eh. Bakit? Everything flow smoothly. You know, so yan ang problema natin. So nakakalimutan natin, nagawin na natin na meron pala tayong role na dapat nating gampanan. Sa araw-araw, pag pinabayaan mo yon, because naka-cruise control ka na, eh pwede ka nang magbasa ng text, pero hindi mo alam, may dinadrive ka pala. Uh-huh. Di ba? So kapag ka nagkaroon ka ng, nag-fail ka doon, nagkaroon ka ng problema doon, hindi lang ikaw ang madidisgrasya. May madidisgrasya kang iba. Yeah. So tandaan mo, may dinadrive ka ng pamilya. Huwag kang mag-relax. Mm-hmm.
Huwag kang mag-relax. Alam mo, yan ang gusto mangyari lagi ng pamilya, ng padre di pamilya, ng asawang babae. Yan lagi ang gusto mangyari. Relax naman tayo. Pero kung kailan tayo nagre-relax, doon hindi nade-develop ang ating skill na maging maayos ang ating pamilya. Hindi nade-develop yung ating skill para mag-handle ng problema sa pamilya. Kung kailan tayo nagre-relax. So, doon natin nakikita yan, yung problema na yan, mga kapatid. So, kaya nga, nakakapagbasa tayo ng text habang nagda-drive, you know. So, wala na yung attention natin sa pagda-drive. Nasa pag-text na at sa kinakausap na natin. And all of a sudden, pag may nag-cross, wala na. Yari na tayo ngayon. So, ang problema, nakikita niyo po ba, hindi lamang tayo ang madidisgrasya. Kaya kapag nag-relax ka sa iyong pamilya bilang nanay, bilang tatay, bilang asawang lalaki, bilang asawang babae, hindi ka na nag-pay attention sa iyong role, hindi lang ikaw madidisgrasya. Tandaan mo, may dinadrive ka ng mga anak mo. May dinadrive kang pamilya. Kung sa lalaki, dinadrive mo ang buong pamilya mo. Kung sa babae, dinadrive mo ang sarili mo at ang pamilya mo at ang iyong mga anak. So, you better be careful. Pay attention lagi. You see? Yes. Pay attention lagi sa iyong role bilang isang asawa. You see? So, napakadelikado po yan. Yan yung mga bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, sa mga susunod. Kaya, alam nyo, napakaraming ganyan o ang nangyayari. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, because of that. Nakakalimutan natin yung role kasi smooth. And then magpe-pay attention na naman tayo uli. Babalik yung attention natin doon sa problema sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, kung kailan nag-crash na yung ating sasakyan. Mm-hmm. See? Bakit? Pagka naka-cruise control ka na, smooth ka na, diretso ka lang, relax ka na, eh baka mapapikit ka. Hindi mo alam, sa pagdadrive pa lang, dapat dilat ang mata. See? Nakalimutan mo pati brake. Bakit? Dilat na yun. Nakatulog ka na eh. So, never close your eyes when you're driving. So, never pay attention to anything if you're driving your family. You see? So, kaya dapat mag-pay attention ka lamang sa iyong pamilya at huwag sa iba. Alright? Diyan ka muna. Diyan ka muna. Pay attention. Kung meron mang kapangailangan ng iba na nakikita ka sa mga in-laws mo, alright, be sure na nag-pay attention ka sa pangailangan ng pamilya mo. Ganyan po yan. Alright? So, never na mag-relax ka. Alright? Kaya alam nyo, minsan, ginagamit natin sa sabihin, alam mo, matagal na akong Baptist, matagal na akong Kristiyano, alam ko na lahat yan. Alam nyo, diyan ka tinitira ng Diablo, kaya nagre-relax ka, puro ka alam. Tingnan nyo ngayon, mga kapatid, nakakalungkot ngayon, kung sino pa yung lumaki sa mga Sunday school, at ang mga asawa nyo ay mga bago lamang, eh, parang yung asawa, magbabae, maglalaki, parang, you know, relax, hindi na pinapansin ang kanyang asawa, may problema, you know, hindi na pinapansin yung problema. Kapatid, kapag hindi mo i-deal yung problema mo sa lalong sa maagang panahon, eh, lalala yan pag pinatagal mo yan. Tandaan mo, that's always the case. Marami na akong nakita niyan. Wag mo nang ipagpatuloy yung sabihin mong matagal na akong Kristiyano, matagal na akong Baptist. Kahit na matagal ka, tandaan mo, wag ka mag-relax. Pay attention to your family. Okay? All right. Lesley, alam nyo bilang isang babaeng asawa bilang naiiwanan sa tahanan, you know. At salamat sa iyong patutuon na pinili mo na maging mother ayon sa iyong na manatili sa bahay bilang isang asawang babae at mag-mother ng iyong mga anak. Yes, sir. You see, in your husband's absence, no. Ibig sabihin hindi naman absence, physical lang. Okay. Eh kahit naman malayo, hindi naman siya absent eh. Yes. Yeah. Yeah. So physically absent siya, pero yung kanyang responsibility, hindi siya absent. Yes, sir. Sa kanyang responsibility. So, alam nyo, maraming mga ganyan na inaayawan yan eh. Inaayawan yan. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon. Aywan ko lang kung matutuloy mamaya yung counseling ko pa. Kasi, alam mo ba, na merong nag-decide na dapat magtatrabaho siya. Nanay ha? Nanay. Wife. Alright? Wife and a mother. Okay? Ang usapan nila ay magtatrabaho sila.
Pero alam nyo, I don't know, it might be the result of our program last Tuesday. Mm-hmm. Okay? Na nag-usap sila mag-asawa. Ngayon, na magpapa-counsel nga sana sa akin, hindi ko alam kung tutuloy pa namin, kasi nag-message na siya sa akin na sabi niya, Pastor, salamat sa panalangin ninyo at salamat sa mga mensahe niyo. Ngayon, nakapag-decide na kami na mag-asawa na hindi na ako magtatrabaho. Wow. Sa biyaya ng Panginoon, mabubuhay kami. Amen. Alam niyo, mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo sa lahat na gumagawa ng decision na ganyan. Walang pinababayaan ang Diyos sa sumusunod sa Diyos. Amen. Maliwanag yan eh. God will never leave us nor forsake us. How can God forsake us and leave us if you are following God? Amen. Yeah. Amen. You see? Di ba? Eh, yes, napakaganda na sinasabi, if God be with us, then what else? Yeah. Who can be against us? Yeah. What else? Kailangan natin. Kapatid, tatandaan niyo po ito. All we need is God. Yes, sir. All we need is God. Wala nang iba. If you have God, you have everything. Amen. See? Yes, alright. Kaya maraming salamat. Ipagpatuloy natin yung usapin na yan, Lesley. At ako niniwala na meron kang ibabahagi. Just go ahead. Yes, sir. Yung pag-quit ko po sa work, sir, ano to, talagang matagal na nga akong sinasabihan ni Brother Lamsel. Pero yun nga, sabi ko, kaya ko pa naman. Pero yung marami kasing naging ano, problema, kaya lang na yung mga bata sa school, syempre hindi ko na ganoong napapansin yung mga grades nila, hindi na sila natututukan. Oh, hindi ko na natututukan kasi pag galing sa trabaho, pagod na ako, tapos siya rin naman ganun. Yun nga sabi ni Pastor, ang asawa normal, ang asawang lalaki, normal pagod sa trabaho, pero ikaw hindi ka dapat ganun. Dapat pagod ka sa ano, sa family mo, sa pag-aalaga mo sa anak mo at sa mga trabaho sa bahay. Pero yung mapapagod ka dahil nagtrabaho ka or kumita ka ng pera, tapos hindi mo magagampanan yung trabaho mo as nanay, eh, hindi yun, wow, ano, hindi yun maganda. Uh-huh. At iba yung blessing. Hindi man sabihin na natin yung financial, kasi dalawa kami nagtatrabaho dati, Pastor. So, merong ano, dagdag. Syempre, kaluwagan, kaluwagan. May kaluwagan talaga, yeah, financially. Yeah. Yeah. Pero ang blessing kasi, hindi lang naman sa financial eh. Yeah. Oh, yung blessing na makita mo nga, sabi nga ni Sister Genesis, makita mo yung anak mo kung anong ginagawa niya sa buong araw, kung anong nangyayari sa bahay mo sa buong araw, na nasusubaybayan mo sila, nababantayan mo, nasasabihan mo, na nabibigyan mo sila ng mga payo sa pag-alis nila, pagdating nila, nakakausap mo sila ng maayos, nang hindi ka galit kasi hindi ka pagod. Yeah, yeah. Oo. At nalalambing mo yung asawa mo ng mas matagal kasi, wow, nga, kasi nga hindi ka pagod. Totoo yan. Kaya iba yung blessing nung masaya yung buong family kasi nandoon ka na maayos din yung bahay. Yeah. Pagdating mo, maayos yung bahay kasi andun ka naman. Yeah, yeah, yeah. Tsaka yun ang kasiyahan mo eh. Opo. Alam mo, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko lagi na may pressure na walang stress. Mm-hmm. Yes, sir. Napapagod ka pero hindi stressful. Alam mo kung bakit? Masaya ka sa ginagawa mo eh. Amen. At tama yung sinasabi ni Lesley Rito, mga kapatid, na yung mapagod ka man, napagod ka ayon sa responsibility mo. Yes. hindi yung napagod ka na nagtatrabaho ka na supposedly yung asawa mo nagtatrabaho. Yes. Di ba? Pero napagod ka bilang isang nanay, ay salamat sa Panginoon. Napagod ka dahilan sa trabaho mo at sa pagtatrabaho mo bilang isang asawang babae. You know, parang katulad sa amin bilang pastor. You see, kung ako may mapagod sa trabaho ko, sa pagiging pastor, ay salamat sa Panginoon. Pero kung mapagod ako, ay nalabas sa trabaho ko, mapatid, na walang kinalaman sa paglago ninyo bilang mga members, you know, kung napagod ako at nag-exert ako ng time, nag-spend ako ng time na sa pakikipagdebate lamang sa Facebook, mga kapatid, wasting of time yan. Nakatulad ng ginagawa ni, alam nyo na yon. Yung mga nandyan, nakikipag-debate na, walang kakwenta-kwenta, walang kinalaman. Tingnan mo ang kanilang simbahan, hindi lumalago. Aatikihin yung mga lumalago. Di ba? So, ganyan yan, mga kapatid. At ganun din yung mother. Yung mother at wife, maganda na mapagod kayo
ayon sa trabaho ng isang wife at hindi sa pamamasyal, hindi sa mauling, hindi yung nag-iisip kung paano gagastusin yung pinagtsatsaga ang trabaho ng inyong mga asawa. You see? So, akalain mo, pagod na pagod yung asawa nyo, nag-iisip pa kung anong bag ang bibili ninyo. Yeah, di ba? Okay. So, salamat sa mga. Just go ahead, go ahead. Maganda po itong punto na ito eh. Pero bago ka magpatuloy, maganda yung sinabi dito ni Brother Jacob eh. Alam nyo, patungkol dun sa pagre-relax mga kapatid, bilang isang tatay o bilang isang asawa, maglalaki, magbabae, ay applicable po ito. Sabi ni Jacob, amen po, Pastor. Nauhulog po ang unggoy sa banayag na simoy ng hangin, hindi sa bagyo o lakas ng hangin. Patulog-tulog, kampante. Yeah. Yun. Pag naging kampante ka sa pagsasama niyo bilang mag-asawa, ayun, hulog ka. Eh, tama naman yun. Kung kailan may bagyo, kung kailan may trabaho, kung kailan nakafocus ka sa iyong asawa, ay doon man naaayos, nadidevelop ang iyong skill bilang isang asawa. Kaya nga, lahat ng mga problema, kapatid, hindi mo dapat katakutan eh. Kasi doon madidevelop eh yung skill. Alam nyo, kahapon, nag-workout kami, kasama ko sila, Brother Roy. Itignan ko, yung binubuhat nila ni John Hill at saka ni Roy, dagdag sila ng dagdag ng bakal eh. Si John Hill, binibigyan niya ako ng bakal para sa akin. Pero silang dalawa, nakita ko binubuhat nila, dagdag silang dagdag. Sabi ko, oh yeah, kung mananatili ako doon sa binibigay lamang sa akin ni Janel, hanggang doon lang ako. Mm-hmm. Sabi ko, bakit ko hindi subukan yung sinusubukan nila? Mm-hmm. Alright. Nagkakaiba lang naman kami sa edad, pero parparehas naman kami lalaki. Oh. Pero sabi ko, subukan ko nga. Nung binuhat ko rin binuhat nila, nabuhat ko rin naman. You see? Wow. Talagang at least na-develop yung lakas ko. Na-develop yung skill ko, mga kapatid. So, ganun yun. Huwag kayong matakot sa problema, sa battle na ganun. Mga babae, mga lalaki, mag-asawa. Oh, hindi dapat katakutan yun eh. If there's something that will develop your personality and your skill, you go ahead. At huwag ka matakot. Yes. All right, go ahead, go ahead. Maganda tong usapin na ito, mga kapatid. Ayun, sinagot po ni Blessy yung sabi ni Brother Jacob. Sabi po niya, gising ako. Sige. Yeah, tama yun. At least you're paying attention. Yan ang kailangan. Paying, sigurado ko, gising ka. Pag dumating ang asawa mo, huwag kang matulog-tulog, baka mahulog ka. Maldita to si Blessy. Paano po? Unggoy po talaga yan, Pastor. Patulog-tulog din. Hindi naman ang unggoy. Ang unggoy nga, hindi nahuhulog pagka bagyo eh. Kasi pagka bagyo, alam niyo, bumabagyo, kumakapit siya. Kapit talaga. Yun, hindi siya uunggoy-unggoy. Kaya yung mga nagre-relax, mga kapatid, uunggoy-unggoy yan. Yun. Ganyan yan. Alright, go ahead, go ahead. Ayun nga po, sa bahay ngayon, talagang hindi talaga, walang time para mag-relax talaga ngayon sa bahay. Kasi ano eh, wala nga yung husband ko. Lahat yung ikaw. Presensya niya. Oo. So dapat talagang alerto na alerto ako sa mga nangyayari sa anak ko, sa nangyayari sa bahay, nangyayari rin sa kanya. Siyempre, ano mo rin siya hindi rin... biro yung trabaho niya. Si Lamsel kasi, hindi naman nga, sabi ko nga, gusto niya the best parate sa kanyang trabaho, hindi yung pwedeng okay na to. Mm-mm. Pwede na to. O, lalo sa family, ang instruction niya sa akin, kailangan nakatutok ako sa mga anak ko sa bahay. Mm-mm. Hindi ka... Pero nakakatakot yun, no? Pag sinabihan kang gano'n, di ba? Oo nga, ma'am. Kaya nga, ma'am. Napakalaking responsibility nun. Akala yes, natin, ma'am. Tutok lang, salitang tutok. Pero grabe yung burden ng salitang yun, nakoles. kaya nga, ma'am, mabigat talaga. Nakapag nagtatrabaho ako, malamang, hindi ko to... Hindi mo kayang gampanan. Hindi kakayanin, oo. Baka nga... nag-alsabaluta. Hindi at naman. Saka sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, practically. Kasi naranasan ko rin yung magtrabaho at ako rin yung tao na talagang pag may ginawa ako, gagawin ko na yung best ko. Pag nasa trabaho ako, todo-todo na to, maabot nga na mag-o-overtime pa talaga ako. Sabi kong, report ko ng 7, uuwi ako ng 10, 11, ganyan. Tapos gusto ko pa rin gampanan yung trabaho ko sa loob ng bahay. Mm-hmm. Kaya,
talagang yung katawan natin hindi lagi yung malakas. Darating yes. at darating ang panahon na bibigay din yan. Mm-mm. Ayun, binigyan ako ng Panginoon ng karamdaman na I have to choose na magbitiw talaga, na talagang sabi ko, ang tuto ko talaga, ang focus natin, alam ko, defined sa akin na kunako eh. Family. Oo, family. Yeah, yeah. Family first. Oo. Kaya talagang maluwag yung loob ko noon na talagang kailangan tumutok ako sa pamilya ko. Yeah, yeah. Mm-hmm. Mabuti na lang hindi ako binigyan muna ng Panginoon bago ako sumuko sa kanya. Yeah. Oo, inano ko yeah, na talaga. Yeah. Oo. Ayun ang kagandahan, ano. Hindi mo na ako pinilit. Sumunod agad yan. Opo. Na-encourage ka bago ka magkaroon ng sakit sa puso. Opo. Baka diba? Magkasakit nga talaga ako sa puso. Totoo yan, totoo yan. Ay, siyempre, gusto mong gampanan lahat. yung tungkulin mo sa asawa mo, sa mga anak mo, bilang isang nanay, bilang isang asawa. Gusto mong gampanan. Lahat. Alam kong napakaraming mga nanay na gusto nilang gawin yan. Opo. But because of the pressure, sabi ko nga, because of the pressure of the world, you know, yung bang... Eh, eto nakikita natin ito sa ibang pamilya, eto nakikita uh-huh. natin sa ibang pamilya. Mm-hmm. So, pwede palang ganun, magdoble kayod ka lang, kaya mong abutin yan. And before you know it, ikaw na yung may diferensya. Yes, tapos sir. Saka ka natitigil at lahat ng iyong hinana, pampagamot mo lang o maintenance mo, doon sa nakuha mo ng pagdo-double time. Yes, totoo sir. Diba? Yes, sir. Samantala kung ikaw ay nagtrabaho, katulad nga nito sinasabi ni Girly. Si Girly, taga ano natin, taga... sa Cagayan, no? Cagayan. Si Girly. Ang sabi niya, sobrang worth it at nanay na nasa bahay po. Yes. Worth it, yung nakikita mo po, anak mo, araw-araw, at nakikita mo nagagabayan mo sa kanyang ginagawa sa araw-araw, yung mapagluto mo, asawa mo, araw-araw, ay napakasarap sa pakiramdam po. Eh, paano ka magkakasakit niyan? Oh, mm-hmm. Kung maganda pakiramdam mo lagi araw-araw. Yes. Dahil sa nakikita mo araw-araw anak mo, napapaglutuan mo asawa araw-araw mo, sana all. You know? Eh, sabi niya, napakasarap ng pakiramdam. Ang tanong ko, paano ka magkakasakit kung napakasarap ang pakiramdam mo? Di ba? Yes, so, sir. Napakaganda nito mga kapatid. You know? Kaya, totoong-totoo, ang usapin natin dito, mga kapatid. Hindi lamang po si Lesley nagpapahayag maging nandyan sa atin pong comment section, comment box. Ay nakikita po natin ang dami nagsasabing totoo at ganito pwedeng mangyari. Yes, so, sir. Tsaka iba talaga pag nakita mong maayos yung mga anak mo. Maayos sa school, maayos sa yung ugali nila, yung character nila. Number one. Opo. Kapag nakita mong ganun yung anak mo, iba na yun. Ibang blessing talaga yun. Hindi man nga siya financial, pero makikita mong yung mga anak mo. Sobra sa financial. Opo. Hindi na babayaran. Kasi mo. Sabihin na natin, ano, kumita ka ng 10,000, alright, that day. Pero kung may sakit naman yung anak mo at ikaw may sakit pa rin, sana abot yung 10,000. Opo. Yeah. So, napakaganda, no? Kaya blessing, hindi lamang totoo yun. Blessing, hindi lang, minsan kasi ang tinuturong lang natin blessing, yung may income na maganda. Oh, oh, maganda oh. Sasakyan. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, telling you, I've seen it all. Lagi ko po yung sinasabi, I've seen it all. No, na merong mga may million ngayon, pero hindi kayang takpan ng million nila ang kanilang problema. Yes, amen. Amen. Iba yung blessing ng merong kang peace of mind na alam mo yung anak mo, kapag lumabas ng bahay, hindi iba yung gagawin. Kasi alam niya yung direksyon niya. Kasi nasasabihan mo eh, parati mong nare-remind, nandiyan ka para mag-guide, pati husband mo nag-guide. Pareho kayo ng sinasabi, hindi kayo taliwas sa sinasabi sa isa't isa, sa instruction sa anak ninyo. Yun pa lang, malaking blessing na yung magkaroon ka ng peace of mind na kapag lumabas yung anak mo, alam mo sigurado na hindi siya gagawa ng kung anumang exacto na kalokohan diyan sa tabi. Kanina nga 'di ba yung kinikwento mo tungkol kay Ardon ba? Kay Adi, ma'am. Kay Adi, merong physical na nararamdaman, hindi maganda ngayon si Adi, na ikaw yung personal talaga nag-aalaga sa kanya. Ako ngayon talaga. Oo, kung magtatrabaho ka, pwede kang magkumita ng pera, yung perang yan, yung pag-aalaga mo sa anak mo, hindi mo yan mababayaran. Saka yung stress na iniisip mo yung anak mo na nasa work ka, tapos yung anak mo nasa bahay na hindi may sakit. Hindi ka rin makakapokus sa trabaho, di ba? Ang isip talaga mo nasa anak mo, tapos mag-work ka, hindi ka rin magiging effective.
Yes, kaya mag-focus tayo dun talaga sa design para sa atin. At yung pagiging full-time mother, pagiging full-time wife. Yes. So I think natututo tayo from each other. Kasi kunwari, di ba, kung kinukumpara, di ba sabi nga huwag tayong magkumpara. Dun sa pagkukumpara natin sa ibang pamilya, dun tayo nagkakaroon ng desire na sana kumita ako ng mas malaki. Teka lang, hindi yun ang design ng Panginoon. Kaya siguro balik tayo sa original design ng Panginoon. Exacto. Na we support our husbands, we take care of the house and our children. Kasi kung hindi tayo mag-i-stay dun sa, dun sa vision na yun, dun tayo nawawala sa focus. Yes, ma'am. Talaga, dun sa comparison talaga. Oo. Magiging, ay, may sasakyan silang malaki. Kailangan ako rin, meron din. Bago yung sasakyan nila, sa amin yung ref nila, three doors. Yung ref doors nila. Yung ref. Matindi yung three doors na pala ngayon. So, siguro yun yung, bilang Kristiyano, mag-focus tayo kung ano yun. Yun yung sinasabi sa atin ni Pastor sa pulpito. At yung mga kapatiran natin, tignan mo yung buhay ng mga kapatiran natin, mabibless ka sa kanila. Amen. Na they're amen. So happy with what they have. Yeah. Tapos iisipin, ay, nahiya naman ako. Tapos yung pagka ngayon nga, pag naaalala ko yung preaching ni Pastor na, sabi mo noon, pag may sobra ka, ibibigay mo sa Panginoon. Kaya pag manangihingi yung mga anak ko, ma, kailangan ko na ng bagong sapatos. Teka lang, sobra pa yung sapatos mo, ibigay mo muna yan. Di ba? Kasi minsan, akala natin kailangan natin, hindi naman natin last kailangan. Yung mga tatay, natatouch sila agad kapag ka naghihingi ang nanay o ang asawa. Kahit, di ba, kahit hindi, kasi syempre, feeling nila responsibilidad nila yon. Pero in the end, tayo lang yon yung wants natin, hindi na yung need natin. Yun. Binibigay natin. Actually, nakakahiya sa Panginoon yun eh. Sa totoo lang eh. Sa totoo lang ngayon, oh, kayong mga mothers, kayong mga wives, makinig kayo na mabuti. Ilan ang nakatambak na gamit ninyo, na binili nyo sa lahat ng mga ahente dyan sa Facebook? Ayan na naman. Shopee. Shopee, Lazada. Mine. Shein. Marami pa. Di ba? Mga online selling. Na ngayon, hanggang sa ngayon, ha? Hindi pa. Alright, sige. Pay attention. Alright. Na hanggang sa ngayon, ni isa doon sa mga binili ninyo, hindi nyo pa nasusuot. Nakatambak. Naka-plastic pa rin ngayon. Naka-plastic pa rin. Kaya, tingnan nyo mabuti. Nakakahiyan. Tapos, pagdating sa pagbibigay sa Diyos, ay tamad tayong magbigay. Kuripo tayo. Ayun. Boxer tayo masyado. Lagi nakaganon, no? Lagi nakaganon. Ay! Close fist. You know? Lagi nakaganon. Boxer ang tawag dyan eh. So, alam nyo, nakakahiya yun. Yamang alam natin na ang programang ito at ang church ay nakakatulong sa pagbibuild ng ating pamilya. Mm-hmm. Pero tamad po tayo at kuripo tayo magbigay. Uh-huh. Na samantalang yung mga binibili natin, hindi naman natin pinapakinabangan. Uh-huh. Oh, hanggat hindi mo yan ginagamit, hindi yan iyo. Amen. Alam mo kung bakit? Oh, baka mamaya may stroke ka na. Ay, hindi mo magagamit. Paano mo? Paano gagamitin niya? You know, I'm just telling you the truth, no? Facts. Nangyayari po ito. Ang dami nang nangyayaring ganito. Sabi ko nga po sa inyo, I have seen it all. You know, naalala ko si Solomon eh. Sinasabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. You see, alam niyo kung bakit nasabi ni Solomon? Kasi lahat natikman niya na eh. So when he conclude, when he gave the conclusion of the whole matter of life, di ba? So ang sabi niya, eto na lang masasabi ko sa inyo, matakot ka na sa Diyos. Yeah. Oh, katulad sinasabi mo kanina, Lesley, salamat sa Panginoon na bago ka nag-quit, wala kang sakit. Hindi yung mag-quit ka sapat may sakit ka na. Ayan, totoo yan. Kaya mas maganda makinig ka na lamang kay Solomon sa ngayon. Bago ka pa, siya na nagsasabi. Ito na ang conclusion. So, ayokong darating doon. Minsan, napag-usapan namin yan lagi, Brother Roy, sa kalusugan. Pagdating sa kalusugan, ayokong pag tumanda ako, ay nasa hospital ako at naka-oxygen ako. You see? Kaya alam mo, sabi ko nga eh, maging kay Brother Dexter, kaya kinakausap ko lagi yan eh. Sabi ko, mas maganda, gawin mo, kilos, galaw. Kung hindi mo magalaw ang paa mo, galawin mo katawan mo, galawin mo ang braso mo, kahit paano. You see? So, gawin mo ang lahat. Basta't maayos ang sarili mo. You know?
So, ganun ang ginagawa natin mga kapatid. Huwag na tayong maghintay pa na magkasakit pa tayo saka tayo titigil at paniniwalaan natin. Na to, ito pala, sana noong ko pa pinaniwalaan ang Biblia. Totoo yan. Sana noong pa ako nag-quit. Sana na-enjoy ko na sana ang pagiging mother. Yes. Ilan mga kapatid, ang katulad mo, nyo ngayon, na full-time mothers, na nag-i-enjoy kayo ngayon, ilan sa mga mothers ngayon ang hindi nag-i-enjoy? Mm-hmm. Grabe pa rin ang pressure. Mm-hmm. You see, at hindi lamang yan. May pressure ka na sa trabaho, may away pa kayo. Yes. Nakakalungkot, di ba? Samantalang kung naasikaso mo ng mabuti ang asawa mo, ay palagay ko naman kahit galit yan umuwi, mapapacify yan. Yeah, diba? Totoo yan. Yan sabi ng Bible eh. Hindi ka naglalagay ng apoy sa kanyang ulo. No, hindi iinit ang ulo niya. Iba ang iinit pagka maayos. Pagka maayos ang ginagawa mo sa asawa mo. O, di ba? Agree kayo lahat dyan, di ba? Poor wives kayo eh. Yeah. So, ibig sabihin, mainit ang damdamin sa isa't isa. Yeah. Di ba? Yes. Mainit ang pagiging kasiyahan ng bilang mag-asawa. Amen. Yan yes, ang maganda niyan. Opo. Alright? Go ahead. Ako, sir, ang pinaka naging regret ko, mga moms, yung sa pagtatrabaho ko. Yun, maganda yan. Opo. Yung kay Ardon. Kasi si Ardon po talaga, hindi talaga ako ang nag-alaga sa kanya. Yaya. Nagyaya yan eh. Ayan. Yaya talaga. So kung i-compare ko si Ardon at dun sa mga anak kong natutukan ko, actually hindi ko pa rin naman natutukan ng ganong katutok kasi nag-work ako nung mga 6 na 7 si Aki. Pero pagsisimula nila, naalagaan ko yung dalawa, si Adi tsaka si Aki, yung panganay. Natutukan ko silang yung idisiplina kasi dati hindi pa ako nagpupunta dito sa church. May routine na sila. Ginagawan ko na sila ng routine. Ganitong oras kakain, ganitong oras matutulog, ganitong oras. So ngayon, nadala nila. So meron silang guided na. Kahit si Aki nga ma'am, kahit hindi yan mag-alarm clock eh. May gigising talaga sa body clock. Oh, may body clock na siya, gigising siya ng ganitong time at matutulog siya ng ganitong time. 1 year old pa lang si Aki ma'am, natuto na kumain mag-isa yan. Wow. With spoon and fork na kaagad yan. Wala akong anak na hinahabol kumain. Mm-mm. Andyan yan, nakaupo hanggat di yan natatapos. Natatapos, hindi yan tatayo. Amen. Totoo. Ganun silang dalawa. Pero pagdating kay Ardon, naku po. Ito yung laking katulong. Yung laking katulong. Yung laking yaya. Hinahabol talaga siya kumain. At saka, hindi niya tinatapos yung pagkain niya. Ang dami niyang ginagawa. Takbo doon, takbo dyan. Tapos mabalik pa siya. Hinahabol pa siya. Pati sa pag-aaral. Pati sa pag-aaral, ganun din. Ang hirap niyang mag-focus. Hindi, ngayon talagang, kailangan may pamalo ito eh. Yung kwento mo na mas gugustuhin niya pang maglinis kaysa ayun mag-aral. Kasi nakikita niya daw sa katulong ng maglinis ng CR, maglinis ng bahay. Mas gusto pa daw niya, maglilinis na lang ako ng bahay tsaka CR kaysa mag-aral. Kaysa kasi yun yung nakita niya doon sa nag-alaga sa kanya. Makikita mo si Arden ma'am, siya may pinakamaayos na damitan. Damitan tsaka bed. Magaling siya maglinis ng bahay kasi yun yung nakita niya sa yaya. Sa yaya. Yeah. Pero yung pag-aaral niya, yun ang ayaw na ayaw niya. Kasi hindi so, ang mga natutunan ni Ardon, mga pang-yaya, hindi pa mga pang-nanay. Hindi pang nanay. Mahirap yung pagka lumaki na si Ardon, mag-apply siya ng houseboy. Ayun nga po. Yun yung pinaka-regret ko sa kanya na hindi siya lumaking nanay. Mag-manage ng time. Oo, mm-hmm. Hindi siya marunong mag-manage ng time niya. Kung ano lang yung gusto niyang gawin, yun lang yung gagawin niya at hindi siya makapag-focus. Kasi ang yaya naman, hindi niya sasabihin, mag-aral ka, umupo ka lang dyan. Hindi niya naman tsatsagain yan. Sige, ayaw mo mag-aral, sige. Maglaro ka na. Oh, ganun na lang yung gagawin niyan. Pero pag nanay kasing nag-alaga niyan, umupo ka dyan hanggat di ka natatapos, di ka tatayo. Pagkain. So, kumusta? Ngayon, natututukan mo na siya. Ngayon, ano yung ma'am, mga development? Nasa ano kami? Transition. Nasa transition talaga na may pamalo talaga sa tabi. Habang kumakain? Habang
Hindi, nag-aaral. Habang nagpe-paces, hindi ka pwedeng tatayo dyan ang hindi mo natatapos. Sabi nga ni Ma'am Royce, ano, sabi niya, eh, Ma'am Leslie, dapat talaga ang isang asawang babae ay nasa tahanan upang patuloy na maging ilaw ng tahanan dahil kasiyahan na isang magulang na lumaki ang mga anak na guided sa prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Yeah. Totoo yan. At ito rin, oh, ito sinasabi ito, ito asawang lalaki nagsasalita, ah. Asawang lalaki ang nagsasalita. So Richard Berganza, sabi niya, amen. Kaya para sa akin, kontento na ako sa anumang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. By the way, si Brother Richard ngayon, ay kaysa magtrabaho siya sa labas, sabi ko, bakit hindi ka na lang dito sa loob sa simbahan magtrabaho? Alright. Tulad kaysa nag-hire din naman tayo ng mga trabahador eh. So, kaysa sa labas sila magtrabaho, dito na sa church, pinagtatrabaho ako doon sa Ramos. So kaya sabi niya, kontento na ako sa anumang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. At least, sabi niya, masaya ako lalo na pagkasama ko asawa ko. Diba? Yeah. So yun ang pinakamaganda. Alright. Sige na, Sandra, ano ka na? Selfie na. Si Ma'am Rachel din po. Great decision, Sis Leslie. No regrets din ako sa decision kong umuwi. Ito, malalaking talaga to. Oh, abroad diba? Yan si Ma'am. Oh, from abroad. No regrets din ako sa decision kong umuwi dito at nag-decide maging full-time mother. Hesitant nung una, but if we just obey God, He will give us the spiritual eyes to see the great things He has for us. And most of all, give us contentment na wala naman talaga siyang tayong kulang bilhin. Yun. Kailangang bilhin except our basic needs. Yeah. Thankful na hanggang tama ngayon, yun. I enjoy what I'm doing. Buti na lang, pinilit ako ni Brother Jed kasi laging natatamaan sa mga preaching ni Pastor. Hindi niya na kinaya. Kaya pinauwi na galing New Zealand. Oh, from New Zealand. Pero yung peak ng career New niya, Zealand sir. New Zealand or... New Zealand, sir. Ah, New Zealand ba? Opo. Kala ko kasi sa... Talagang may position siya, sir, di ba? Oo. Binigyan siya ng magandang position at the same time, pinapauwi naman dito siya ni Sir Jed. Oo, sa mga preaching. Dahil sa mga preaching. Yeah. Amen. And nakikita ko wala silang regrets. Yes, masaya siya. Maayos eh. So, alam nyo, napaganda. Hanggat maaga pa. Yeah. Sabi nga dito ni Brother Andy Agdon, sabi niya, no one is too young or too old to quit the secular job by following God's will and purpose. Amen. Very good, very good. Sir, si Ma'am Arlene. Kasi ginawa rin ito ni Brother Ardon eh. Brother Andy. No, ginawa rin ito ni Brother Andy. Alam mo, nasa ibang bansa siya. Ang tagal niya doon sa ibang bansa. Pero nag-quit siya. Ayun, dito na siya. Kasama niya pamilya niya. Opo. Iba talaga pagkasama mong pamilya. Oh yeah, I'm telling you. Alam niyo, ako'y natutuwa, no? Ito si Brother. Anak ni Obet, si Boggs. No? Kinausap ako kasama niya, sinamahan siya ni Brother Hiner Rico. No? Si Hiner Rico, galing sa kalokohan yan. Talagang may kikwento mo talagang kalokohan yan. Pero ngayon, he's trying to work out his own salvation. You know? Nagpapaliklog na, sir. ngayon, sinamahan niya si Boggs. Alam mo, si Boggs, magtatapos siya sa, yung ano nga yung sa Sambales, eskwela sa Siman. Maap. Maganda yon. Very class na school yon. Ngayon, alam mo sabi niya, Pastor, hindi na po ako tutuloy sa pagbabarko. Ngayon, mag-a-apply na lamang ako sa Coast Guard in preparation for my family. Wow. Yeah. Man. So pagka siya magpapamilya, gusto niya, kasama niya ang kanyang pamilya. Right. So, napakagandang decision yon. Kalain mo, sabi ko, kahanga-hanga. Yes. Amen. Diba? Kahanga-hanga ang decision. Na may bata pa, ganyan na ang maiisip. Yeah? Kaysa naman sa kung kailan nga nagkasakit, kung kailan nagkagulo-gulo na, kung kailan drug addict na yung anak, kung kailan, you know, saka mag-iisip, itutuwid ko na. Yeah. Minsan nga, tuwid na yung anak, nagda-drugs pa rin. But anyways, amen. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, maganda na sa maagang pagkakataon, kinakailang ayusin nyo na ang pangangailangan ng iyong pamilya. Alright?
Go ahead. Dagdag ba? Maganda itong usapin natin na ito. Si Sir Dylan Blake, saludo ako na dalawang kamay sa lahat ng mga nanay na nananatili sa standard ng Panginoong Diyos sa kanilang tahanan. Mahirap man, pero buwis buhay ang ginagawa ng mga nanay. Wow. Thank yung atin namang napaka-avid na listener, si Ma'am Arlene Serundo Frijoles ng Hong Kong to eh. Malapit na po kaming umuwi, Pastor. Paramdam ka dito pag mga OFW. Sino yan? Arlene Frijoles po. From okay. Hong Kong. Hello, oh. Ma'am. Yun, iba ang blessing ng nandyan, kompleto ang pamilya. Amen, na magkakasama. Amen. Lalo na yung head of the family, syempre. Oo, iba talaga pag nandyan. Speaking of it, Sis Lesley, paano pala yung management ng pera nyo ngayon? Kasi di ba sabi mo, si Lamse lang may hawak nung ATM. So, paano yung malayo siya? Nabalik na ba sa ATM mo? By the way, bago yan. Yes, may nagtatanong kasi rito kung sure na daw yung kaligtasan ni Hiner. Nasa akin po nakasalala yung kaligtasan ni Hiner. Siguro maliit na lang na ganyan. Pero pagka meron siyang, pagka meron naman siyang hindi na naman ulit ginagawa, lumalaki na naman uli yan. Utas pa, Hiner. Ayokong tapusin, ayokong sabihin sa kanya na ligtas na siya. Hindi. Kasi pag sinabi ko yun, titigil naman siya sa paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ni Hiner ngayon, ha? Saan lahat na nakakaalam, nakasalalay sa mabuting gawa. Okay. Binago ko ang doktrina eh. Kay Hiner lang yun. Exclusively. Yeah, exclusively for Hiner. At sa lahat sa mga nagbabak, sa lahat ng mga nagbabackslide, yeah. Meron naman ano, dinideklara ko na wala talagang pag-asang maligtas. Totally hell. Alam mo, kung nakikinig. Kung nakikinig yung aking ano, yung aking critic. Sabi ko na mali. Na naman to, Pastor. Patay tayo diyan. Cut and paste. Tapos ipipaste niya sa kanya. Bigyan lang natin siya ng pang-critic. Bigyan lang natin kasi doon siya nabubuhay eh. Ayoko ring maligtas siya eh. Doon siya masaya eh. yun ang aking para mapunta siya sa impyerno. Masaya dito, supportahan ta ka. Ay, mabalik tayo, sir, sa ATM. Ayan, papalo yung pera sa inyo ngayon, Les. Okay. Yung ATM ko, ma'am, nasa akin na ngayon. Pero, syempre, wala nang, ano yun eh. Nag-zero. Hindi na siya, nag-zero na siya. Pero doon pinapadala ni Brother Lamsel yung allowance para sa bahay. Sasabihin ko sa kanya, Dad, mag-grocery na ako. Ganito yung kailangan ko. Okay. Ayun, saka naman niya ipapadala. Yung halimbawa, nagsabi ka ng amount, yun lang talaga o may sobra. So everything, lahat ng budget talaga nasa kanya. Opo, Pastor. Nasa kanya talaga lahat. Yeah. Ganon din yung sinasabi ng iba. Ano? Sa sige. Kanya lahat. Napakaganda, no? So, talagang, alam mo, magaling kasi talaga si Lamsel pagdating dyan talaga eh. At napag-usapan din namin yan. No? Opo. Kasi minsan kami rin, nakakasama sa budget ninyo. Ganun mo. Amen. Pastor, sumagot na po si Hiner. Dalawa na kami ngayon ni Bogs by Good Works. Pag narinig ni Lamsel po. Kasi minsan pinapakain kami, binibilhan kami ng coat. Napapasama kami sa budget mo sa bahay. Ano na yun, Pastor? Si Sir Lamsel, generous talaga yan pag nasa convenience. Generous talaga yan. Oo, I know when, sana pa. All. Napaka-generous po niyan. Pero alam ko namang, hindi naman niya pinababayaan yung family eh. Pag nakikita ko namang gano'n, sige, kung ano lang. Pero sinasabi naman niya sa akin eh. Oo. Mabibigyan ko si ate ng ganito, ganyan-ganyan. O sige, why not? Oo. Yeah. Opo. Alam mo, walang masama doon. Alam mo, iba. Malaking, grabing usapin yan eh. Grabing usapin yan para sa iba. Pero ano ko yung nagpapasalamat sa Panginoon, no? Sa mga nagkakaintindihan, may magandang puso, yung mag-asawa. Kasi nga, nagkakaintindihan kayo in the first Amen. Place eh. Hindi issue yung, you know, yung iba eh, pag maghumingi lang yung in-laws, ay grabe na kaagad. Parang papatay niya na yung asawa niya eh. You know, meron ganun eh. Gusto na maghiwalay. Ganun lang. So, alam mo kung bakit? Yan yung mga halata mo na merong hindi magandang relasyon. Opo. So, hindi sila nagtatago usually, Pastor. Nagtataguan pa yan. Totoo yan. Tatama ka dyan.
nagtataguan pa. At ang pinakamagtinding tinatago nila, yung anger. Oh. Yeah, totoo yan. Yun ang mas maganda magtago ka ng pera kaysa anger. Alam mo kung bakit? Walang sinabi ng Biblia na wag mong parlubugan ng araw ang perang tinago mo. No. Yeah, walang ganyan sinabi ng Biblia. Walang ganyan sa Biblia. Oh, pero ang sabi, wag mong palubugan ng araw ang alin? Anger. Yes, oh. Tama. Huwag sinabi yung wag mong palubugan ng araw ang pera mo. Hindi. Anger ang wag palubugan. Bakit? Yes. Nagtatago eh. Kasi sinasabi ko nga mapatid, ang pinakadelikadong anger, hindi yung anger mo ngayon, kundi yung anger mo kahapon na tinago mo. Mm-mm. You see, yun ang fatal talaga. Yun talaga yung pagkatumama, fatal yun. Matindi. Yun ang pumapatay eh. Yung yes. anger na yun. So, kaya ang pinakamaganda bilang mag-asawa, ingatan po ninyo yan. Ingatan nyo yung mga ganong klaseng pagtatago. Yan, alam nyo, pag pumunta kayo doon sa fruit, sa works of the flesh, isa ho yan, hatred. Number one po yan, mga kapatid, nandoon na. Napakadelikado kasi pag meron kang anger, nagtatago ka ng anger, may stronghold na sa iyo ang diablo. Mm-hmm. Yeah, may stronghold na si Satanas eh. Yes. At bukas, kakalabitin ka lang ni Satanas, wow. Ibabalik lang yan sa iyo. O kita mo, anong ginawa sa iyo kahapon? Yan na. Walang kwenta yung ginawa mong mabuti ngayon. Pag pinaalala sa iyo ng Diablo, yung ginawa mo kahapon. Yan, yeah. History na yan, diba? Sir. Yes, sir. Totoo yan. I'm telling you, yan ang grabe, mga kapatid. Kaya minsan, you know, nakagawa ka lang ngayon ng konting pagkakabali lang. Uh-huh. Kakalabitin ka na, oh, kasunod yan ng kahapon. Oh, dagdag yan ang sasabihin ng Diablo. Tuloy-tuloy oh, kita mo, nagkapatong-patong na. So, ang killer, kapatid, na anger, hindi yung pangkasalukuyan. Yeah. Ang killer na anger, yung kahapon. Yes. At napapansin niyo po ba, pag nagalit kayo ngayon, hindi niyo na dinidiscuss yung pinag-awayan niyo ngayon, kundi ang dinidiscuss niyo yung pinag-awayan niyo kahapon. May investment na historia. Kumbaga sa ano, eto, paribago na naman ito. At itong tinago, pag tinago mo na naman uli ngayon, yung anger mo ngayon, bukas, iyon na naman uli ang i-withdraw mo. Times two. See? So kaya, alam mo, konting diferensya lang, nagkakaloko-loko ang relasyon ng mag-asawa. Yeah, opo. Well, anyways, mga bahagi na mga i-discuss ko po sa mga susunod. Gusto ko lang sabi ko sa inyo, pahabain natin to. Magandang issue tong kay Lesley, mga kapatid. Ako'y naniniwala na meron tayong natututunan dito, no? Opo. And gusto ko lang sabihin kay Hiner, no, na... ayusin mo. Ipaliwanag mo mabuti kay Bogs na ang kaligtasan ninyo ngayon ay sa mabuting gawa. Hindi sa biyaya, sa mabuting gawa. All right. So Hiner, medyo malapit-lapit ka na, pero si Bogs, isang kilometro pa yata ang luang eh. So ayan. All right. Anyway, sige, go ahead. Kunting oras na lang tayo, mga kapatid. Kunting oras na lang. Pero masaya tayo ngayon, ano? Masaya tayo ngayon. So, ngayon, Lesley, magbigay na tayo ngayon ng conclusion, ano? Ano ang talaga, Mike, nakikita mo, you know, bagamat alam ko hindi pa sapat ito, mga kapatid, eh. Ang dami pa nating usapin, lalong-lalo sa budget na ito, ganoon, kung paano binudget. Siguro pabalikin pa natin ulit si Lesley. Say yes sa mga listeners. Alam nyo mga kapatid, ganito yan eh. Maganda mafocusan natin ng pagkakataon yung kung paano kayo nagbabudget. Kasi katulad itong sinabi mo na si Brother Lam sila may hawak, tapos ikaw ang nag-i-execute. Abay, napakagandang teamwork ito, mga kapatid, bilang mag-asawa. Yun ang gusto nating malaman sa susunod. Yeah, okay? Yes, yan ang gusto nating malaman. Go ahead, paalam na tayo muna. Lesley, at medyo malaki-laki na yung overtime natin. Di man ang guest na. Wala man tumutulong, wala man tayo ditong ano eh. Wala tayo ditong antang nito, advertisement na tutulong sa atin sa ating bills eh. Mag-i-sponsor. Itong mga nagsasabi rito, amen, praise the Lord, wala man itong binibigay. Paging. Yeah, wala. Wala. Ay, starman lang. Mga stars wala, dyan. Nasa na stars nyo. Hindi kami magagalit. Hindi nga ito nag-tight. Anyway. Yun lang.
All right, go ahead, Lesley. Ayan, magandang tanghali po muli at naway naging blessing po kaming lahat sa inyo. Siyempre, yung patotoo ko sa aking pagiging wife ay naging blessing po sa inyo. At tandaan lang po natin talaga, mag-submit lang po tayo sa salita ng Diyos at lahat ng blessing, hindi man financial, lahat ibibigay naman ng Panginoon. Wala namang, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Basta sumunod lang tayo sa kagustuhan niya. Although medyo minsan may resistance, pero huwag na nating anuhin yun. Huwag na nating palakihin pa yung resistance na yan. Ibigay na natin sa Panginoon ang mga kagustuhan niya sa ating buhay. Mag-submit sa kanyang salita, mag-submit sa authority na ibinigay niya sa ating asawa, sa leadership ng ating asawa. And lahat ng yan ay magiging maayos in time. Amen. Oh. Amen. Wow. Amen. Amen. That's good. So, alam niyo mga kapatid, ang nagsasalita ay totoong nandiyan na sa kalagayan na ganyan. Kaya, sana paniwalaan natin. And there are so many people here in our comment box, mga kapatid, na they can testify, you know. Nagtitestify po sila na talagang napakabuti. No? Kaya maraming salamat sa mga, you know, yung mga nagko-comment dito, mga kapatid, nagbibigay kayo ng inyong malaking tulong ito. Alam mo, kaya tayo rito nagtutulungan eh. No? Eh, hindi ko mo kami nasa programang ito, ay perfecto na kami. At least, napapatunayan ninyo na kayo ay witness ng Diyos, na totoo ang sinasabi ng Diyos. Amen. Okay? Alright, go ahead, Marnelle. Yes, natutunan ko po ngayon is pay attention to your family. Huwag mag-relax, huwag uunggoy-unggoy. Huwag matulog, nakadilat ang mata. And sabi sa 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy 6, 1-6. Teka lang po, nawala. Okay, 1 Timothy 1:6, but godliness with contentment is great gain. So maging contento po tayo. And with that, I would like to greet my beloved husband. Tomorrow is our 19th wedding anniversary. Advance greetings. Birthday nung last time ngayon, anniversary. There's something. Oh, diba? Alam na yan. Alam na. Sa Wednesday yan, ma'am. Wednesday. Parang kailan lang, ano? Kaya nga, pastor eh. Wow. Ilang taon na si JJ? Si JJ is 17. Oh, grabe. Yeah. Wow. 2 years kami after nag-baby. So, thank you so much, my loves, for being... Tsaka talagang timing yung topic ng TBL para sa akin talaga. Kasi, how to work with your very busy husband. Yeah. Mula nung Sabado, pastor, hindi na uwi eh dahil sa conference ngayong araw na to. Oh, so, yeah. Mamayang gabi pa lang siya uuwi dahil sobrang busy nila sa office. So, thank you very much, Armed Forces of the Philippines, for taking care of your people. totoo, diba? Kasi they provided well. Lalo na kasi si Julia, nasa operation eh. Opo. Eh, so, pag tumigil ang operation, tigil ang armed forces. Totoo yan. Totoo po. So, they're the busiest office in the AFP. Yet, I'm very thankful also, of course, kay Pastor Hill at sa simbahan natin dahil kahit na busy si Julian sa work, busy rin naman kami dito, nafe-feed kami. In his absence, we know that God is taking care sa aming family at sa aming... At may natutulungan pa. Amen. Yeah. Opo, Pastor. May nabibless pa na iba. At syempre sa mga programa natin, patuloy po kayong manood. And first time po tayong may 3 times na babalik na guest si Lesley yun. Amen. Ang usapin ay budget. Expert yung, ano, expert si Lesley dyan. So, wag nyo imimiss ang next topic natin. Yun. Dito pa rin sa inyong paboritong programa, The Baptist Lunch. Yeah. Sabi ni Hiner, mag-i-enroll na rin siya sa PSS. Yay! Amen. Yeah, mag-enroll na siya. First year na. Ewan, paano kaya si Bog? Si iwanan niya. Ay, nako, lalong 2 kilometers na yan. 2 kilometers away. Sabi niya, na. Plus point pa ito. Plus point pa raw yung ipag-enroll niya. So, talagang malapit na malapit lang. Huwag ka sasablay. Pagka bumalik ka, malayo-layo ka na naman ulit. Ayan. Sa kilometro ulit yan. Yeah. Pero alam mo, totoo na nakita yan ni tatay niya at saka ni nanay niya na kumakanta sa choir. Ay, napaluha yung dalawang mag-asawa. Wow. Sabi niya, sana all. Yeah. Pati rin si Bert, you know. Si Bert, wala pa. Ni sa kalingkingan ng kaligtasan, wala pa yun. Malayo pa. Ni Anino ng kaligtasan, wala pa. Yeah. Well, anyways, bago tayo magpatuloy pala, Cynthia, totoo ba yung narinig ko? Totoo ba yung nabasa ko, binalita ni Noel na
cum laude si ano si Magna po. Magna cum laude. Si Tricia. Congratulations, Tricia. Gagraduate po siya sa July 14 next week. May award po siya na Magna cum laude. Wow. At sir, pinag-pray ko talaga na magkaroon ng honors. Yung ko lang ang prayer ko nga specific cum laude, pero nung ibalita niya na Magna, it's beyond pwede doon sa wow. Sir, mas mataas siya. Ah, mas mataas. Mataas yun, po. Sir. Eh. Sabi mo, cum laude lang. Cum laude, tapos Magna, sir. Kumbaga, talagang bonus na bonus minsan, yung pagpapala. Minsan, alam mo, kahanga-hanga rin yung mga batang sumusunod sa mga nanay. Amen. Hindi ko agad nakuha. Ano? Ano na lamang kaya ang kalagayan ni Tricia kung yung kanyang kaisipan nakuha niya sa tatay niya? But anyways... Hindi, sir, kumuhan din talaga yan sa akin. Kung hindi ako nagsumunod sa pattern ng Panginoon, ano kaya yung mga anak ko? Yes. Kasi ngayon nakikita ko yung reward na ibinigay niya sa akin na yung sinakripisyo ko na yung gustong-gusto ko, talagang inadika ako, bata pa ako na ganito, ganito ako pagdating ng araw. Pero ginive up ko lahat yon dahil sa pagsunod ko sa Panginoon at ngayon naman ay natatanggap ko yung pagpapala ng pagsunod ko sa kanya. Wow, totoo yan, matindi. Akalain mo magna cum laude, you know? Opo. Matindi yun, you know? So, alam mo, yung ang pagka nagkaroon ka ng ganyang anak na nagkaroon ng magna cum laude, mega rin ang kainan niya. Yes! I know, well, honor. Mega handaan niya. At saka, sir, pwedeng pagsabayin, active siya sa ministry ng church. Yeah, yeah. Active yeah. din siya sa school. Yeah, tama. Oh, kayang-kaya. Kayang-kaya, mga kabataan. Tuwing Sabado, nasa ano yan? Nasa area. Tapos nasa choir din siya. Active siya sa lahat, you know? Opo. And salamat talaga sa Panginoon, ano? Eh, ebidensya yan na buhay ang Diyos. No? Amen. Yes, amen. Amen. Akalaan mo magna, mega. Mega handaan. Mega handaan yan. Yeah. Go ahead, Cynthia. Go ahead. Kaya congratulations, ha? Tricia, congratulations. Amen, Tricia. So, palagay ko, sumobra ka sa kaligtasan. Alam mo, proud, pride din yan. Ako, personally, no, bilang pastor nyo, I'm so proud. Amen. Yeah. Amen. So, ligtas na ligtas yan. Good work. Alam mo, si Noel nga, pinasa niya sa akin kanina eh. Pinasa niya sa akin. Very proud siya kahit wala siyang bahagi doon sa katalinuhan ng anak niya. You know? Noel, nasaan ka? Andiyan siya. Kumakasagot po si Sir Noel, sabi niya, yun, mana pa lang yun kay Cynthia, kaya naging magna lang. Yeah. Kung... kasama ang mana kay Sir Noel, suma sana. May suma po pala yan. Yun ang pinakamataas. Yun ang mas mataas, suma. May rason. Dapat kinuha ni ano ni Tricia pati yung kay Sir Noel. Pero karami nagsusuma, sumalangit na. Sumakabilang buhay. Alright, pangalam na, Cynthia. Pangalam na. Ayan na, talagang napakasayang usapin nito, lalo na kaming mga nanay na nasa ganito talagang kalagayan. Yeah, mahirap yeah. magsalita kung wala ka sa ganyang kalagayan. Yes. Salita lang yun, pero talaga kami, feel na feel namin yung sinasabi ni Ma'am Lesley, yung kalagayan nila, at yung sinasabi kanina sa paghawak ng pera, sabi nga ni Sir Willie, dahil yan ay nasa finance at IT pa. Ayan na naman, sir, yung IT. Malaking bahagi yung IT. Pagka-IT kasi, kayang sabihin, kayang magpakita ni Lamsel sa Sambuanga habang nasa Cebu siya. Nasa Cebu. Yan ang nasa isip ni Willie, mga kapatid. Ayan, si Sir Willie yan. Alam mo si Willie. Si Father very Willie. Very smart yan pagdating dyan, sabi ni Roy eh. Yan ang pinakamatalino sa lahat ng klase nila, yeah. Kahit na turn back yan. Charlie yan, sir eh. Yeah, Charlie yan eh. Kaya abangan nyo yung part 3, pambihira. Yeah, yeah. Excited ako itong darating na part 3. Kaya eto nga, eto naman yung katotohanan. Great family is a family who has a sacrificial commitment to one another. Kaya kailangan talaga, kung may sacrifices tayong ibinigay, may pinuhunan tayo. Kung baga nga sa business, kung nagbigay ka ng magandang investment, makakakuha ka rin ng magandang profit. Yeah. Kaya yun yung pasasalamat ko dahil... ang foundation namin ay salita ng Panginoon sa pangunguna ng isang ama na may tunay na pagharap sa salita ng Panginoon. At
may pastor tayo na talagang ang kanyang puso ay nasa pamilya. Kaya mapalad tayo, mga CSI. Kaya patuloy tayong magbunye at lagi natin nakakasama ang ating pastor sa ating TBL. Pinagsisikapan ko rin para maligtas din. Pag nawala ako rito, nawawala ang kaligtasan ko rin eh. Alright. Alright. At maraming salamat din. Siya sabi ni Toto, napakara si Joan Bisuelo, si Toto, pamangkin ni Lerma. Sabi niya, amen, sir. Magandang topic. Uy, nawala. Magandang topic yung pinag-uusapan daw natin. Habang on board siya, nasa barko siya, nag-tune in siya. No? Salamat naman na hindi ano yung... ligtas to, sir. Yung tag nito, yung signal. Ah, signal. Maayos ang signal nila. Okay, To, ingat ka dyan, ha, To. Hi, To. Oh, ingat lang, ha. Blind mo, ha. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. Ay, ilang ano naman to? Gagraduate ito eh. Wow. Third year na siya? Okay. Opo. Ang classmate ba kayo? Opo. Oh, all right. Yeah, that's good. So magti-third year na kayo? Yes, pastor. Oh, wow. Dalawang taon na lang. Ay, isang taon na lang. Tapos yeah. Na. Akalain mo 'yan, ano? Biro mo 'yan habang nasa barko siya at nag-aano na siya. Opo. Akalain mo grabe. Kaya sabi ni Pastor Louie sa akin, ano man decision niya sa ministry, ay baka siyang magpastor ng Victoria. Eh. Wow. Totoo yan. Not bad. Totoo yan. Mag-ipon lang na mag-ipon. At hindi palagi nasa barko, hindi bumbuhay nasa barko. Amen. Tandaan nyo, mas malaki ang pamilya ninyo kaysa barko. Wow. Yeah. Yan ang maganda. Alright, pambira o. Oh. Sabi ni Dexter, nangingikil na si Dexter. Pitsa naman daw. Pitsa na. Pilay ka pa nga. Eh. Pitsa ng pitsa ka dyan. Umayos ka. Dexter, ha? Talaga. May assignment ka sa akin. Pag hindi mo to ginawa, mabalitaan lang ako na hindi mo ginawa yung sinabi ko. Ayan. Ang kikilalanin ko ng pastor ng Christian Bible Baptist Church sa kaligtasan, si Jinggoy. Yeah. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan. At mula dyan, pag tinanggal kita dyan, at hindi na ikaw pastor dyan, you will start working out your salvation. Hanggat hindi nagiging maayos ang paa mo, hanggat hindi nagiging maayos ang paa mo, hindi ka ligtas. Yan. So, sir, dito si Mike. Pastor, ano yata napapansin ko, kasumpa-sumpa yata yung apelidong Rico, ha? Peace for peace. sabi ni Rico Formanis, mabuti nilang first name ko yun, hindi last name. Akalain mo, pizza na naman daw. Pambihira, pilay ka pa nga. Pizza ka ng pizza dyan eh. Pigsa ang labu ang kakatapusan mo dyan, ha? See? Kaya gawin mo, ha? Gawin mo pag hindi mo ginawa, pag may nabalitaan talaga ako dyan eh. Mawawala si kaligtasan. Pastor na ang mawawala. Magsisimula na siyang gawin niya ang kanyang kaligtasan. Trabahuin. All right, matindi ang mga pamamaraan ko sa kaligtasan kaya magpasalamat kayo na hindi ako ang Diyos. Kung ako naging Diyos, tapos kayo. All right, mga kapatid, tama na 'to muna. At ang saya natin eh, saya natin. Magpasalamat na lamang po tayo na hindi si Pastor ilang Diyos, ano. Pero alam ko anong tawag mo doon, Marnelli, kinat niya na naman tong cut. And ikakat niya po tapos i-upload niya reels. Ipapadala niya muna yun dun sa pastor niya. Ipapadala. Kasi yung pastor niya, yun yung special ministry niya. Mag-divide ng church. Yeah. Sir, sabi niya yung buti, Lorena na siya. Mapalad kayang, mapalad. Kung hindi, work out your salvation din. Yeah. Yeah, so talagang mabuti na palitan talaga. No? Kaya pag nagsulat ka ng pangalan, huwag mo nang ilalagay yung middle name mo. Manzano na lang. Kasi yung tatay mo, baka ideklara ko na rin magtrabaho ng kanyang kaligtasan. Eh. Alright, masayang-masaya po tayo mga kapatid. Ano? Alright, abangan nyo po sa susunod na Tuesday. Tatalakayin po natin ang budgeting, no? At ang magpapatutuo mga mapatid dito sa atin pagdating sa pagpagbabudget.
It doesn't matter kung maliit o malaki, pag-aaralan po natin yan kung paano natin pagkakasyahin. No? At para hindi po tayo nagkakaproblema tungkol sa bagay niyan, bagamat maliit ang kinikita natin, pero may naibibigay tayo sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, yung babae na nagbigay ng lahat ng kanyang pananalapi sa Panginoon ay tinawag ng Panginoon na siya ang nagbigay ng pinakamalaki kaysa doon sa mas malaking nagbigay. No? Amen. Kasi nakikita natin na siya ay nagbigay ng from poverty at yung isa ay nagbigay out of prosperity or abundance. No? Kaya makikita po natin yan. Alright? So kami po yung magpapaalam na. Maraming salamat sa nakitawa po sa amin. Saan umaapila si Noel? Ano sabi sa ni Noel? Sa akin galing ang utak ng anak ko. Eh kung sa'yo nang galing ang utak, kundi wala nang natira sa'yo. Kaya, palagay ko naniniwala ako doon. Tama yun. Yung utak ni Tricia, kaya si Tricia naging magna cum laude. Lahat ng utak niya nang galing kay Noel. Kaya I'm so sorry for Noel. Wala nang natira sa kanya mga kapatid. Kaya nagkakaganyan si Noel ngayon. Naupo. Yeah. Ay, nako. si Dexter tumatawa. Sabi ni Dexter, "Di sir, damo na lang ako ngayon." Puro na lang daw siya gulay. Kawawa naman itong tao. Pero may pinagagawa ako sa iyo ha. Malapit lang yung dagat ha. Gawin mo yon. I-inspectionin ko yan araw-araw ha, yung pinapagawa ko sa iyo. Okay? Alright, so magpapaalam. Papaalam na kami muli mga kapatid. Tama na talaga to. Yung totoo po. Tama na, totoo na. Ito na. Alright. So maraming salamat sa lahat na nakapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao, and outside the country. No, thank you for tuning in. We'll see you next Tuesday dito lamang po sa The Baptist Lunch. God bless you all. And I love you all. Amen. Bye. Bye. I'm gonna let the glory roll when the roll is called in glory. I'm gonna get beside of myself when I get beside the King that day. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over. I'm gonna get carried away when I get carried away. Well, I don't know why I become a little shy when I get around a whole lot of people. But I can't figure out why I never can shout about the love. He floods my soul. Well, I must confess, I can't express the feelings deep inside me. But the things I know and cannot show one day will overflow. I'm gonna let the glory roll when the roll is called in glory. I'm gonna get beside of myself when I get beside the King that day. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over. I'm gonna get carried away when I get carried away. Oh, I'll pass the clouds, shout aloud. May sound like thunder. My tearful eyes may fill the skies until it looks like rain. When I leave this world, past the gates of pearl, and stand beside my Savior, I let my soul let the glory roll, and from the roll he calls my name. Well, I'm gonna let the glory roll when the roll is called in glory. I'm gonna get beside of myself when I get beside the King that day. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over. I'm gonna get carried away when I get carried away. I'm gonna let the glory roll when the roll is called in glory. I'm gonna get inside of myself when I get beside the King that day. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over. I'm gonna get carried away when I get carried away. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over.
I'm gonna get carried away. When I get carried away, I'm gonna get carried away. Carried away. When I get carried away.